Yun lang guys, ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano ba lalakas ang loob mo sa pambababae o paano mo tatanggalin yung hiya na yan at balang araw ay magiging isa kang walang hiyang tao. Okay? Hindi negatively ha. Kumbaga, ang ibig sabihin ko lang ay matatanggal na yung hiya mo sa mga tao makakausap mo at lalong-lalo na sa mga babae. Dahil sa bagay na ito, panigurado ako, kapag nagawa mo, na-apply mo sa sarili mo at lalong-lalo na kung ma-master mo, panigurado, hindi ka na kahit kahilan pa matatakot mag-approach, kumausap, magyayanan date at lalong-lalo nang sumibak ng mga babae. Okay? Dahil nga, G, ang tunay na way para mawala o best way, pinaka-effective na way na para mawala yung hiya mo na yan ay kailangan maging kumpiyansa ka sa sarili mo. Okay? Pero hindi ganun kadali na gawin yun. Okay? Alam kong marami sa inyo na hanggang ngayon ay hindi pa rin alam kung anong gagawin para magkaroon ng kumpiyansa ng katulad na meron ako o katulad ng meron yung mga ibang tao dyan. Dahil G, para maging kumpiyansa ka sa sarili mo, hindi sapat yung strategy lang, hindi sapat yung iniisip mo lang na mga galing ka, na confident ako, kaya ko to, magagawa ko to, I have the spirit, I am the best, blah, blah, blah. Di ba? Mga sinasabi ng mga ibang mga pututoy dyan, di ba? Yung mga yan, na mga sinasabi nila na yan, that's fake, okay? Hindi ganyan ang tunay na way para matanggal mo yung hiya mo para magkaroon ka ng tunay na kumpiyansa sa sarili mo. Dahil ang best way para matanggal yung hiya na yan ay self-improvement. Kailangan mong i-improve ang sarili mo para magkaroon ka ng tunay na kumpiyansa sa sarili mo. Dahil G, kung first time mong makipag-boxing ngayon o mag-box ngayon, suntukan, ha? Kung first time mong gagawin yan, at wala kang kaalam-alam dyan, ni hindi mo pa nasusubukan sumuntok man lang sa punching bag o mag-practice man lang, maniwala ka sa akin, panigurado, zero ang confidence mo. Why? Natural. Wala kang alam dun eh. Natural. Hindi bit yung katawan mo for that. Wala kang training. Kaya nga kailangan mo mag-improve, kailangan mo mag-practice, kailangan mo mag-train, kailangan mo makipag-spar muna bago ka lumaban dun sa ring. Dahil kung lalaban ka sa ring, nang yung katawan mo, hindi para sa boxing, hindi ka kondisyon, wala kang knowledge, at wala ka pang experience, ano mangyayari sa'yo? Panigurado, matatakot ka. Panigurado, hindi mo magagawa yung mga bagay na gusto mong gawin. Dahil nga, hindi mo alam kung paano gagawin. Kaya ang best way para matanggal yung hiya na yan sa'yo, ay improve mo ang sarili mo. Ayusin mo ang sarili mo mula sa utak, sa itsura, sa tapang, sa dibdib. Okay, dahil gaya na sabi ko sa inyo, Jay, para magkaroon ka ng tapang o lakas ng loob, walang ibang makakatalo sa lahat kung pag-uusapan lang natin ay ang self-improvement. Dahil self-improvement ang pinaka-best sa lahat. Dahil kung ikaw, magagawa mo na maging gwapo, ayusin yung sarili mo, yung looks mo, yung katawan mo. Dahil paulit-ulit kong sinasabi sa inyo, mga G's, kung hindi pinagpala dito, ayusin mo yung katawan mo. Di ba? Dahil, G, kung palagi na lang nasa ginagamit mo ang victim mindset, o lagi ka lang pa-victim na, budala, hindi na ako binigyan ng Diyos na magandang mukha, hindi ako gwapo, hindi ako singwapo, di ba? Kung puro gano'n na lang ang laman ng utak mo, na palagi mo na lang na iniisip na talunan ka o sinumpa ka ng mundo o hindi ka love ni Papa Jesus mo, maniwala ka sa akin, G, habang buhay kang mamumuhay ng talunan, walang mangyayaring maganda sa buhay mo na lahat ng pinapangarap mo, maniwala ka sa akin, mananatili ang puro panaginip na lang. At para mangyari, yung kabaligtaran na ibig sabihin ay makuha mo yung mga bagay na gusto mo, wala kang ibang dapat gawin kundi lakasan ang loob mo. Pero hindi naman pwedeng basta malakas lang ang loob mo. Ano ba ang dapat mong gawin? Mag-self-improve ka. Dahil kung maganda ang looks mo,
Maganda ang katawan mo. Ngayon sabi ko kanina, kung wala to, improve mo tong katawan, di ba? Dahil kung maganda yung looks mo, kahit hindi yung mukha mo, at least yung katawan mo maganda, na pag kinumpir mo yung katawan mo sa iba, kahit na mas pogi siya, eh mas macho ka, at mas attractive ka, maniwala ka sa akin, sigurado, mas magiging malakas ang loob mo. Dahil simple lang. Meron ng pinagkukunan ngayon yung kumpiyansa mo. Hindi ka tulad noon. Hindi ka tulad noon na hindi ka nang pinagpala sa mukha, payatot ka pa, o kaya tabachinching ka, di ba? Kaya nga kailangan mag-self-improve ka. Dahil kapag ka hindi ka nag-self-improve, hindi mawawala yun. Paano ka lalapit sa isang babae kung alam mo sa sarili mo na hindi ka ganun ka, hindi ka wandaman, hindi maayos yung looks mo, hindi wala kang pera sa bulsa, ni wala kang sariling sasakyan. Nagta-tricycle ka lang. O wala kang pambayad man lang sa jeep. Natural. Maiiya ka. Natural. Hindi lang iya. Natural. Hindi mo sila papansinin. Hindi naman dahil ayaw mo. Kundi dahil wala kang choice. Dahil alam mo na pagka in-approach mo yung babae o kinilala mo, wala rin naman mangyayari. Walang pagkukunan yung lakas ng loob mo. Kaya nga, dapat mag-self-improve ka. Kaya yung mga iba na pinapakinggan nyo na sinasabi na ang fear eh, psychological lang, pwede mong burahin yan sa mga oras na kailangan mong gawin yon. G, yung mga yon, nagsisinungaling sila sayo. Dahil, G, kahit yung tao na pinapakinggan mo o yung tao na pinapanood mo nagtuturo sa'yo ng self-confidence na galing lang sa from within, yung utak lang daw ang gagamitin, kahit yun, kahit sa tina mo, nag-self-improve siya. Kaya ganyan siya kakumpiyansa. Pero kung ikaw, hindi ka mag-improve, at sabihin na natin, talunan ka noon at talunan ka pa rin ngayon, natural lang, mahihiya ka talaga. Kaya nga magsiself-improve ka. Hindi lang sa katawan. Lagi kong binabanggit sa inyo, looks, status, money, game, personality. Okay? And personality, ang lima na yan, yan yung i-improve mo. Well, actually, yung game, magpo-fall na yan sa personality. Okay? Kasama na rin pati yung mga ibang mga bagay na nandiyan. Okay, babagsak din yun sa personality. Bakit in-include ko ang personality sa bagay na to? Kasi G, ganito yan. Itong looks, status, money, at game, yung mga yan, ang makakabuo ng attraction o makakapaglikha ng attraction sa babae. Pero yung personality, yan yung magbibigay sa'yo ng susunod na date, at yan yung magpapasibak sa'yo kasama ng game, dahil yung game nga magpo-fall sa personality, di ba? At higit sa lahat, ang magagawa ng personality ay makikip mo yung babae. Kasi nga, nandoon din yung game. O, pag na-improve mo yung lima na yan, ano mangyayari sa'yo? Imposible namang hindi ka pa rin kakumpiyansa sa sarili mo. So, ibig sabihin kung naka-Ferrari ka na sa labas, o kahit hindi Ferrari, maging realistic tayo. Naka Honda Civic ka sa labas o City lang, o mayroon ka lang bagong kotse o kahit hindi ka second na lang, basta may kotse ka na o hindi ka nakatulad nung dati. So ibig sabihin kung may kotse ka na ngayon, tapos maganda na yung katawan mo, tapos nag-improve yung looks mo, pati fashion mo, mentality mo, and game mo, tapos marami kang babae, pag may nakita kang babae naglalakad sa harapan mo at type mo, hindi mo man lang maiisip ang kilalanin, o imposible yon. Baka nga ikaw pa ang tumanggi dahil nga alam mo kung sino ka. You're the man. And Jay, ito kasi yung isang misconception na pumapasok sa utak ninyo na hindi ninyo maintindihan hanggang ngayon. Jay, kung alpha ka, hindi ka dapat, hindi mo nga dapat nagda-doubt man lang sa sarili mo. At para mangyari yun, hindi ka mag-act as if. Kailangan maging ikaw yun as is. Pero kung hindi pa ikaw yun, then maybe you can act as if. Okay, na parang ikaw yun. Okay, dahil sa hindi pa na-improve sarili mo. Then, dyan papasok yung hindi ka magre-response ng 3 to 4 hours. Nandyan yung i-apply na natin yung mga game natin. Kasi nga hindi pa ikaw yung game. Okay? Pero kung alpha ka talaga, ikaw na yung game. Kaya nga ang ginagawa ko sa inyo ngayon, ini-improve ko muna kayo. Don't feel bad. Kung ngayon eh, ang pakiramdam nyo eh, malayo pa kayo sa akin o hindi nyo pa magagawa yung mga bagay na sinasabi ko, ngayon, oo, kaya nga nandito ako eh, di ba? Kaya nga kinocoach ko kayo, for what? Para matuto kayo, para mag-improve kayo.
para balang araw mas maging magaling pa kayo sa akin. Hindi ko goal na maging katulad nyo ako. Ang tunay na goal ko ay maging mas magaling kayo sa akin. Itong mga videos na to, hindi lang to para ngayon. Para to sa future. Para sa mga susunod pa makakarinig sa akin. Dahil wala nang ibang bagay na magpapasaya sa akin, kundi ang malaman ko na naging mas maayos sa mga buhay ninyo kumpara sa naging buhay ko. Dahil yan ang rason kung bakit nasa internet ako. Yung iba, para sa pansarili nila, di ba? Nahalatang halata naman, di ba? Naiin talaga yung habol nila, pansarili, magbenta ng mga produkto nila, para sa views, para subscribers. Well, ako, gusto ko rin maraming mag-views. Gusto ko rin maraming mag-subscribe. Pero not for myself because I have my own business. I'm just doing this for you guys. For you guys to understand kung ano yung mga sinasabi ko. For you guys to learn paano maging alpha para hindi na kayo machope sa babae, hindi na kayo iputan ng babae, hindi na kayo iwanan ng babae, hindi na kayo magka-problema sa babae, hindi na kayo patakboy ng babae, hindi na babae mundo nyo. Yun ang gusto kong mangyari. Okay? Kaya, sundin nyo lahat ng sinasabi ko from self-improvement pa lang. Okay? Doon pa lang. Sundin nyo na yun. Dahil kapag ka nagawa mong ma-improve ang sarili mo, yung problema mo sa mga babae, lalo na yung hiya mo na yan, mawawala. Okay? Pero kung hindi mo gagawin, then mananatili ka kung sino ka. Na pagkatapos ng video na ito, maghahanap ka ulit ng video o another vlog o postman na o mga tips man diyan sa internet na magtuturo sa iyo kung paano mo tatanggalin ang hiya mo at kung paano mo didiskartihan yung babae mo. Pero kung gagawin mo 'tong sinasabi ko o ginagawa mo na ngayon, maniwala ka sa akin, yung mga bagay na katulad nun ay kahit kailan hindi mo na magiging problema pa muli. Okay? Kaya laging tandaan na magpayaman, unahin ang sarili, at subak na maraming puta yo. Peace! Boom!